morning everyone and good day. For today's video, magluluto tayo ng healthy foods. Kung sawa na kayo sa pritong tilapia o pritong bangus, pwede natin upgrade para maging healthy para sa ating mga chikiting at sa ating buong pamilya. Kasabawan natin yan at lalagyan natin ng gulay. Ayan po yung prito natin, pritong tilapia po. Pag may tira kayong bangus na kahit anong isda na tira, pwede nyo i-upgrade yan. At ito yung ating mga regado. Ayan, bawang, sibuyas, kamatis, tanglad. Dapat may luya pero hindi ako nakabili. Pero okay, pwede nyo samahan ng luya yan para mas lalong healthy. Sabi nila yung luya, bawang, tsaka yung sibuyas, antibacterial, kaya maganda talaga sa katawan. At ito yung gulay natin, kalabasa, malunggay at talbos ng kamote. Alright guys, luto na tayo. Okay, tuloy na natin yung pagluluto natin ating pritong tilapia. Gagawin natin mas healthy para sa ating pamilya. Lalagyan natin ang gulay. Guys, panoorin niyo hanggang dulo kasi kahit simpleng recipe, mas healthy sa katawan. At pasensya at medyo maingay. Makulit po yung aking anak. Si Amara po yung anak ko. 2 years old, make it po. Ito po siya. Ayaw niya magpakita to. Pumasok ng kwarto. Sige po. Okay mga kapatid, ang first step natin, syempre maglagay tayo ng tubig sa ating kaldero o kaserola. Yan po yung magsisilbi nating sabaw. Depende sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyo sabaw. Pero ako medyo dinami ako para sabaw pa ng ulam na. Nilagay natin dyan yung tanglad, sibuyas, bawang, kamatis. Dapat may luya po talaga para mas healthy siya. Hindi po ako nakabili at syempre binabudget lang natin yung pera. Pasensya na po kayo sa kuha ko at medyo pandak po tayo. Hindi ko po maabot masyado yung super kala namin at nawalan po kami ng M-gas. Ito po. Super kayan po. Yan po pang emergency natin gamit pag nawalan tayo ng M-gas. Tiyaga lang muna tayo. Hintayin po natin kumulo yan saka natin gawin yung susunod na step. Okay, kumukulo na yung ating sabaw. Pwede na natin ilagay yung ating tilapia. Lagay na natin yung ating tilapia. Ngayon, tatakpan natin yan at napakuloy natin ng konti para kumatas yung lasa ng ating tilapia. Okay, next naman, nilagay na natin yung ating kalabasa. Para kasi mas matagal siya lumambot, kaya iuuna natin ilagay yung kalabasa. At takpan natin, hintay natin lumambot, saka natin ilagay yung ating malunggay at talbos ng kamote. Okay mga kapatid, nilagay na natin yung ating malunggay at talbos ng kamote. Ngayon, pwede po nating timplahan na yan para mamaya pwede nyo i-adjust kung kulang pa sa timplahin sa lasa nyo. Ako po, nilagay ko lang ay asin. Nasa inyo po kung lalagay nyo po ng seasoning. Nasa inyo po yun. Okay, hintay na lang po natin kumulo at okay na yan. Pwede na nating ihain sa ating mga mahal sa buhay. Okay, ayan na po mga kapatid, kumulo na siya. Okay na po yan, luto na po yan. Pwede na po natin ihain ang ating gulay sa ating pamilya. Basta dati nating tandaan, cook with love. Para kahit gaano kasimple yung niluluto natin, ay masarap. Okay? Salamat sa panunod. God bless everyone. Okay, natapos tayo magluto ng ating recipe for today. Sana nagustuhan nyo po, kahit simpleng ulam lang po ito para sa pamilya natin. Healthy pa. At saka lagi nating tandaan pag nagluluto tayo, dapat cook with love. Para kahit napakasimple ng ating niluluto, maging maganda yung kalalabasan na lasa at magustuhan ng mga kalahin. Okay? Stay safe and God bless everyone. Bye! Oh, nga pala, baka pwede namang pa-share and like ang mga video ko para makatulong sa akin at sa pamilya ko. Dahil sa ngayon, higas talaga ng buhay, di ba? Okay, salamat ulit. God bless!